Hello, what's up mga barangay? In this video, tatalakayan natin or ito na mismo yung part 2 ng ating GL Tool Pro Best Game Booster na updated. So ito na nga mga barangay yung part 2 natin ninyo, which is tatalakayan natin dito yung mga add-ons ng GL Tool na hindi ko pinaliwanag sa part 1 ng video dahil medyo madugo at kinakailangan talaga ng matibay at madaming oras para ma-explain nyo ng mas maayos. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ilalagay ko yung link sa description and simulan na nyo yung panoodin. Anyway, ako nga pala si Pare Chris TV and Tips at nagtuturo ako ng mga Android tips and tricks dito sa YouTube channel nito para mas magamit mo yung phone mo ng mas maayos at simple. Ngayon, magsimula na tayo. Let's go! So mga pare ko, ang pinakaunang step na gagawin natin, syempre i-download at install si GL Tool Pro and i-open siya. So dito, i-download natin yung add-ons features niya sa application din mismo. So meron dito ang download link na madadirect tayo mismo sa Google Play Store, which is makikita natin dito guys sa hamburger menu yan. Click nyo lang yung 3 lines sa gilid na yan. And then makikita nyo dito yung pangalan na available add-ons. So dito naman mga pare ko, hindi nyo pa makikita tong installed add-ons kasi hindi nyo pa siya nai-install. Kung na-install nyo na yung mga add-ons na to, lalabas na rin yan dyan. Pero in your case, kung bago lang kayo gagamit ng GL Tool Pro, eh hindi nyo pa makikita tong features na ito. So kayo, ang kailangan nyo gawin is i-download yung mga features na yan para makita na rin mismo ninyo sa GL Tool Pro. So paano siya i-download? Click nyo lang yung available add-ons. Yan, click nyo yan. Pag-click nyo dito mga pare ko, meron dito tatlong add-ons. Okay, meron dito tatlong add-ons sa pwede nyong i-download. Pero in this video guys, dalawa lang yung i-download ninyo kailangan. At syempre dalawa lang din yung ating i-discuss. Kasi yung isa, which is yung preference manager, is kinakailangan ng rooted power or rooted required. Or rooted required siya. So kinakailangan niya talaga ng root para magamit yung features na yun. Which is hindi naman rooted yung device ko. At ilang beses ko na rin sinabi na huwag kayo magro-root ng phone dahil masisira lang yung phone ninyo. So ngayon, kailangan lang natin i-download dito is yung Graphics Manager with GFX Tool, which is yan yung pinakamahalaga kailangan nyo i-download, and yung Instant Boost. So ngayon, click nyo lang siya. Click nyo lang yung install. Madadirect kayo ngayon guys sa ating mismong Google Play Store, which is doon nyo na i-download yung mga add-ons na to. So in my case guys, is na-download ko na siya, kaya ganito yung lalabas. Kailangan ko lang siya i-open. So sa akin is na-download ko na nga siya, kaya hindi ko na kailangan ulit siyang i-download. So ngayon gawin natin, clear muna natin sila. So ngayon, halimbawa na-download yun na yung dalawang add-ons, all you need to do is i-set up siya one by one, kagaya ng gagawin natin sa video na to. Ngayon, balik tayo ngayon dito. And then, kapag na-install nyo na siya at kapag hindi pa rin lumabas tong installed add-ons, all you need to do is i-restart lang mismo yung application. Alisin nyo lang siya and then i-reopen nyo lang ulit siya. So ngayon, pag nakita na ninyo, ang unang-unang kinakailangan nyo dyan na gawin mga pare ko is i-click yung Graphics Manager. Dapat guys, same tayo ha. Hindi kayo pwede mauna dito agad sa Instant Boost. Kailangan Graphics Manager muna. Click nyo muna yan. And then dito mga pare ko, meron dito mga features, pero isa lang din dito yung gagamitin natin kasi isa lang naman yung pwedeng-pwede ninyong gamitin dahil yung iba yung kinakailangan pa ng mga coding, which is medyo mahirap at mahirap talaga gawin. Anyway, ang pinakauna, which is tinatawag na create configuration, load custom configuration, GFX tool configuration, cloud configuration, and hex editor. Which is ang gagamitin lang natin dyan mga pare ko is yung GFX tool configuration. So kagaya na sinabi ko kanina, gagamitin lang natin dito guys in yung GFX Tool configuration. At alam nyo ba kay GL Tool Pro ay sobrang effective ng GFX Tool niya. Ipapaliwanag ko kung bakit at kung bakit napakaganda ng features na to. Ngayon, click nyo lang yung open. And dito mga kapare ko, hindi ito agad yung makikita ninyo na may nakalagay na Mobile Legends. Ang nakalagay dyan is not set or not configure pa ata yung nakalagay. So kinakailangan nyo dyan mamili ng application. So ngayon, ang kailangan nyo gawin, i-click muna yung system select up. Click nyo yung select up. Sa select up, hahanapin nyo dito mismo yung game na gusto ninyong gamitan ng GFX tool, which is yung akin is Mobile Legends at COD lang naman yung game ko dito. So ngayon, gagamitin ko muna yung kay Mobile Legends. So sa inyo guys, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto ninyong piliin, kung anong game, pwede ang COD, pwede ang ML, pwede din ang Wild Rift at kung ano-ano pang game na gusto nyo nalaroin using GFX tool. Ito yung pinakamalupit na features talaga ni GL Tool Pro. So ngayon, balik natin. And then dito, ang kailangan nyong gawin, halimbawa nakapili na kayo, lalabas sa dito pangalan ng game and yung mismong data path niya, which is yan. So ngayon, ang kailangan nyong gawin is i-setup na yung pinakakailangan setup at sundan nyo ako para hindi kayo magkaroon ng pagkakamali.
Sa resolution, pwede kang maglagay ng default resolution kung gusto mo default lang, which is hahanapin niya na yung default resolution ng phone mo. So sa akin, dahil ang resolution ng phone ko is 1280 by 720, kikilik ko lang yon. And sa graphics naman mga kapare ko, pwede kang mamili dito ng smooth, balance, HD and HDR. So sa akin, ang pinaka-recommended ko na pili ninyo is yung HD para hindi masyadong mapuwersa yung inyong mismong CPU at inyong GPU. Sa FPS naman, syempre, sino ba may ayaw ng 60 FPS? 60 FPS lang yung ikiklik natin dyan, guys. Kasi kagaya nga na sinabi ko, wala pang game na nagsusupport ng 100 or 80 FPS mismo sa mga game ngayon. Saka sa lukuyan, mga paragay, para lalo na sa mga entry-level phone, wala pang mga nagsusupport na game na meron ng 120 or 60... Wala pang game na nagsusupport ng 120 or 90 FPS. So, dapat guys, 60 FPS lang yan. Sa style naman mga pare ko, dito hindi ko naman masyadong ginagalaw. Pero, ang pinaka-favorite ko sa kanya para maging optimized din yung style niya is kinikilig ko lang yung soft o kaya realistic. So, it depends on you naman yan mga pare ko. Sa shadow guys, huwag nyo na itong gamitin. So, i-disable nyo to kasi pampadagdag lang yan ng kailangan gawin ng ating CPU and GPU, which is maaaring mas mabilis siya uminit. Kaya hindi ko siya nire-recommend na lagyan nyo pa ng shadow. Hindi ko siya recommended yan. So, dito naman sa advanced, click nyo lang yan. Okay. Sa advanced, ito mga parang makikita nyo dito yung shadow quality, distance, pixel resolution, and shadow rendering. Which is, para sa akin, hindi ko na yan kinukonfig. Kasi nga, kagaya na sinabi ko guys, just a shadow. Kung gusto nyo talaga ng pinakamalupit na performance, mas okay na i-disable nyo yan. O kaya, kayo nang bahala mag-configure kung gusto nyo pa siyang gamitin. Kung yung shadow is valuable sa inyo, pwede nyo siyang mismo i-edit dito. Pero para sa akin, hindi ko na siya kinakailangan. So dito mga para guys, sa MSAA, kailangan nyo lang i-click yung mismong default, okay? Kailangan nyo lang siya i-default mga pare ko. So, ibig sabihin, siya nang bahala kung mag-disable ba siya or mag-enable sa game kung kinakailangan ng MSAA. So, it depends on you kung gusto nyo siyang enable or i-disable. Pero, kagaya na sinabi ko, default yung pinakamaganda ka sa kanya. Sa texture naman, dito yung isa sa pinakamahalagang kinakailangan ninyong i-configure, which is para sa akin, okay na yung medium. Pero kung yung inyong phone ay meron namang magandang CPU at kaya namang mag-handle ng medyo magandang texture o kaya graphics quality, pwede nyo naman siyang iset sa pinaka-high. O kaya, kung kayo naman yung pinaka-mababa or pinaka-pangit yung inyong CPU, huwag naman natin sabihin ganun. Pero sabihin natin nasa low-end yung CPU ninyo, pwede nyo siyang iset sa mismong low. It depends on you. So dito naman sa ating GPU API, click lang natin yan and then kailangan dito guys, ikiklik yung Volcan, okay? Siya yung pinakamahalaga lalo na pag mga Volcan game yung nilalaro natin, which is yung COD is Volcan game yan mga pare ko. Kaya kung ako sa inyo is iklik nyo siya. Lalo na guys, kung kinukonfigure nyo dito is yung COD o kaya yung Mobile Legends, Volcan features talaga yung kinakailangan niya. So dito naman sa GPU optimization, click din natin siya. Click nyo lang yung enable para ma-optimize yung GPU natin at hindi masyadong magkaroon ng problema pa nagre-render na ng mga graphics and mga effects. So sounds naman, hindi ko naman siya masyadong ginagalaw. Lagi ko lang siyang nilalagay sa default kasi para sa akin hindi naman masyadong importante kasi nag-earphone naman ako. Anyway, so ngayon guys, as you can see, na-setup na natin yung pinakakailangan yung i-setup sa GFX tool. So ngayon, bibigyan ko muna kayo guys ng disclaimer. Itong setup na to is for Mobile Legends lang. Kasi nga, yung sinelect nating apps dito kanina is for Mobile Legends. Kung gusto nyong i-select si COD, click nyo lang ulit yung select app and hanapin nyo dito si COD and i-select nyo siya. Then, doon nyo lang ulit yung mismong procedure na ginawa natin. Ayan yung kagandahan sa GFX tool mismo ng ating GL Tool Pro. Dahil nga, meron na siya ang tinatawag na customization sa different application. Para makapag-adjust ka kung kailangan mo ba ng mas matinding power sa game na to or hindi. Which is, ayan yung pinakamagandang picture niya. Then, pagkatapos yun siya mismong i-set up, yung mga kailangan niya i-set up, just click the apply button lang mga kapare ko. And mag-automatically na maglalabas siya dito ng information, configuration has been applied, tip, it configuration is not applied, then reset settings from game menu. So, naiintindihan nyo naman yun. Pero, ang pinakamaganda dito guys, kapag hindi nag-apply yung settings sa inyo, restart nyo lang yung phone ninyo, and then, redo nyo lang yung ginawa nyo ninyo dito mismo sa GFX tool. So, kung hindi naman naging ganon, click nyo lang yung launch Mobile Legends, and automatically mga pare ko na magbo-boost na using our GFX tool.
So ngayon, back muna natin kasi hindi naman natin siya kailangan muna ngayong i-discuss about sa game. So pinapakita ko muna yung mga malulupit na features ng ating mismong GFX tool. So sa next naman na features mga pare ko is yung tinatawag na instant boost. So sa instant boost naman mga pare ko, napakasimple lang niya ginagawa, which is meron na rin naman dito how to use na nakalagay. So sabi dito sa kanyang description or kanyang guide, while gaming, simply tap on the instant boost icon from quick settings. So ito na yan guys, yung quick settings. Okay, papakita ko lang. Ito yung quick settings and click daw yung ating instant boost. Sabi dito, or you can use below quick boost button. This will help you reducing frame drops / lags. So it depends sa inyo kung gusto nyo siyang gamitin kung bago kayo maglalaro o kaya kung nakakaranas na kayo ng game. So ibig sabihin, pwede nyo na siyang gamitin habang nakapaglaro na kayo, then nakakaranas na kayo ng lag, pwede na siyang i-turn on. Kung kayo naman yung tao na gusto munang i-click yung quick boost, which is ganito yung makikita ninyo, yan, optimization CPU, and nag-clear siya ng RAM, so ayan, pwede nyo na siyang magamit pang maglalaro kayo or kung bago pa lang kayo maglalaro. So yun na nga mga pare ko, nasabi ko na sa inyo yung pinakakailangan ninyong malaman about doon sa mga add-ons. Ang pinakamahirap lang naman talaga dyan na gamitin is yung mismong GFX tool. Pero kung alam mo na naman yung mga kinakailangan ng phone mo, which is kung alam mo na, kasi syempre kung matagal mo na ginagamit yung phone mo, alam mo na yung kaya niyang gawin at alam mo na rin yung hindi niya kayang gawin, madali na lang yun i-configure at madali na lang yun i-setup, which is yun yung pinaka-basic para sa inyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video dahil ipapakita ko lang naman talaga kung paano siya i-setup. And speaking of effect naman nito mismo mga pare ko, mismong nasa background na natin. Nagamit ko na talaga tong add-on features ng part 1 pa, which is kung nakikita nyo doon yung mismong performance ng ating background or yung ating mismong sample gameplay, ganun din yung performance na makukuha ninyo using these add-ons. So yeah, dito ko na rin tatapusin yung video. Kung nagustuhan yung video at nakita nyo informative, huwag nyo naman kalimutan i-click yung like button dahil mahalaga na para sa akin yan. And syempre, mag-subscribe if gusto nyo ng mga content na kagaya nito. Yun lang guys, peace out. Let's go.